Universal Social Pension, 1,000 pesos monthly, lahat ng senior sa lugar na ito nabibigyan. Saang lugar ito? Para malaman ang buong detalye, panoorin hanggang matapos ang video. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. City of Cebu, okay. Meron silang local government ordinance, okay, na nagbibigay sila ng 1,000 a month for every Cebu resident senior citizen. 1,000? Regardless, yes, regardless of financial status. Meron mga billionaire nga daw doon. Sila pa yung naunang tumatawag sa City Hall kung nandiyan na yung pension. Because bragging right nila. Pagka nag-meeting-meeting, kayo ba? Meron ba kayo nito? So, yun yung ano. There is a pending bill. I think a lot of pending bills na magkaroon ng universal pension ang senior citizen. Hindi na siya social kasi wala nang definition ng indigent. Eh. Baka pag nakapasa yun, all senior citizens will be given 500 or 1,000. Depende doon sa ilalagay sa batas. So, yun po yan. Now, yung pong ang issue na sinabi nyo. Ang problema po niyan, miski nasa batas, kung wala namang appropriation, or kung may appropriation, kinukurakot naman ng mga dapat mag-distribute niyan, mga barangay officials, etc., etc. You're saying formally DSW. So, nag-devolve na sa commission natin lahat ng functions under the law ng DSW regarding anything senior citizen related now belongs to your commission? Ganun po ba? Dapat po, ganun. Ang problem, ganito po. The law was, okay, the IRR was effective in October 19, 2021. So nung 2022, nagpunta na ang NCSC sa DSWD to get this because pursuant to 11350, ita transfer. I mean, mga bureaucratic issues po tayo, di ba? The agreement, the MOA between the DSWD and NCSC was only signed in June 29, one day before PRRD stepped down. Okay. Ang bureaucratic issue po natin is that the budget is submitted by the agency to DBM May 30. So, for 2023, nag-submit na ang DSWD ng budget sa DBM noong May 30 last year. And the MOA was signed only in June 29. So necessarily, so, yung budget ngayon, yung budget po ngayon nasa DSWD. So sila pa din ang nag-i-implement. Pero yung other issues, kamukha nung sa security, yung protection negotiation with PhilHealth and DOH para doon sa discounts. Kami na po yung nag-i-initiate ngayon. Now, if sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!